Sahala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Pag-isiyan natin na ang inyong sarap ng mga pagkulang. Inaamin ko sa matapangyay ng Diyos at sa iyo mga kapatid, lupa ang simula at lakong bukelet Jonas. Sa bikini sa buyon ay may isang lalakong Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sa Nibibi, ang malaking lungsod at pangalan mo ang managaroon sapagkat suko na sa namin ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, pinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niya malayo na yon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Joppe at humanap ang barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang paulang lupa, sumakay siya sa bakor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa daan na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano ba't halos mawasak dahil dito, sinigla ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan sa sasakyan. Samantala si Jonas ay hindi na natutulog sa isang sulog sa ibabang palapan ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Hoy, tulog ka ng tulog niyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa pamamahala. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsabalan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ito. Ganyan niya ang ginawa nila at narunod ang pangalan ng Jonas. Kaya siya'y kinausap nila. Nagsabalan kami para malaman sino ang may kasalanan at ikaw ang nakunod. Ano ba ang ginagawa ko ito at kanasaan ka? Ako ay Pedro, sabi ni Jonas. Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha, ang dagat at lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahinakbot nilang sinabi kay Jonas, napakalaki ng ginawa ng kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante.
para mayapa ang lahat. Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam ko ako ang maganda na nagpilit din na bagyo nito, sagot ni Jonas. Pinipilit sana ang mga tripulante ay tabi ang babor, ngunit wala sila ng malawa, sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila na dalito. Panginoon, naway huwag ninyong kaming pag-usahan o ipilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa kaamang ko. Yaman kayo na rin ang nagpaliwagin ng dapat namin gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihari sa dagat. At bigla itong umayapa. Dahil dito, siniblan sila ng matuming takot sa Panginoon. Kaya nagtanggog sila at mamanapa. Ang Panginoon naman ay nagtagalaroon ng isang nabuhay ng isda. Nilulong nito si Jonas. Siya'y nalating tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Pinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay ginawa nito sa dalang pasigan. Ang salita ng Diyos. Sa tiyak na kamakayan, ako'y pinagsanggalan. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Poon na ako'y nasa katipitan, nanalangin ako sa iyo, at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang mo ng katulad, ako'y tumawag sa iyo, at dinilig mo ako. Inihulog mo ako sa puso ng dala, napalapad ako sa lahat ng karagatan at katabunan ng malalaking alon. Sinabi ko, lalayo ako sa iyo, kailan ko kaya makikita uli ang banal ng templo? Nang maramdaman ko mapupugtuya ang aking hininga, naalaala ka poon. Ako'y dumaling at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Aleluya, aleluya, bago ang utos ni Kristo matutigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. Ang uling balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon ng isang Espiritu ng lumabag kay Jesus upang siya isubuhin, gloria niya ako ang dapat ng ngayon ng mga ngayon ng buhay na wala ang gano. Sumagol sa Jesus, ngunit may isang Samaritanong nagdarapay
So,
sa mga iba-ibang mga lahi na kung minsan ay ang mga inutuhin natin kapwa ay inutuhin dapat natin na malalapit sa akin. Pero hindi. Yung parabola nito ay nagpapahayag. Kasama kung mayroon man tumuturin sa iyo na kaaway, hindi mo dapat ituloy na kaaway, tituloy mo na kaaway. Pangalawa, isang pagpapahayag na rin sa atin ay binigyan man sa hindi na natin ang Ebanghelyo ngayon sa araw na ito ay sabi nga ay katanungan dito, sino sa palagay mo ang pagtakita ng kanyang kanyang kapwa sa taong tinangan ng mga pulisan? Ang sagot mo dito ay ang nagpakita ng abang sa kanya. Kung usyos mers ang nagpakita ng kabag. Alam niyo, may panahon na ito, yung pagpapakita ng kabag ay becomes also complicated. Kasi hindi na mo basta kabag. Kinakailangan niyo may sapat at kabag. Sabagat ang kanyang pangalan ng pag-ayaw sa tugon.
yung hapon na ibinibigay mo ito para
sa mga taong susi ay bigyan natin ng tunay ng awa. Talagang bigyan natin ng pagkahaba. At yun po, ay medyo may kalitakan. Kaya kailangan natin pag-usapin. Hanggang ngayon na po, hindi pa tayo na
Maharlika. Can you know? We care about what did you not know? Very possible to tayo ang papalabas ng programa kasi hindi namin talaga sila nakikilala. Kaya kung nakakalag yung tanong noong pariseo, pagkabat ng kanyang tanong ay malalaman to say things. Who is my neighbor? Who is my neighbor? Kilala ko ba sila? So ito yung patuloy natin yung pagkasal sa nakatanggalay ng Pala. Nawa ay lalo natin makita yung pagkabalibay natin na magiging sa mabuting sa balitaan. Padre, hindi ba matatapos yan? Hindi. Kasi yung hapon ng pangunga pa rin, we should become good sa balitaan. Kasi yun na yung pagkabalibay nagpapahayag ng Ama. We must remember, next year, ito talaga ng Santo Papa, ang year of mercy. Kaya po, ay hindi ko talaga tayo matatapos sa pagbibigay ng Ama. At huwag mo kayong manginawa sa pagbibigay. Bakit? Our God is the God of mercy. Kaya ang tawag natin ay divine mercy. At ano yung aking na pinapayag sa atin po ay kapag maging katulad tayo ng aming Diyos. Mapagpahayag ng kanyang awa.
sila po ay ulan. Many sasto sa pamilya. For the passing offering of love and peace. For the souls of San Pedro and Rosario Enriquez, Alberto and Honorata Iglesia, Di Termo Dionela, Ranulfo, Rosauro, Encarnacion, Cortes, Danilo, Efren, Aile, Inocencio, Maria, Cesar, Henry. Ama namin, Dumika, ang gabi mo ang pagkakaroon ng alam ng niya ang bibig. At sa pagkakaroon ng dapat namin na namin ang kapatalan ng mga pagkakas na may sumahama. Sa mapagitan ng Isokristo, masama ang Espiritu Santo, mapasawa ng mga. Sumayin nyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at iwa. Salamat po natin ang Panginoon ng Diyos. Ama namin, mapapangyarihan ito ninyang marapat na ikaw ay aking kasalamatan. Sa iyong maganda ang kami pinupod upang ngayon may kampung at magandang at kapitan at lubos. Kahit ikaw ay aking pinaganda sa aking magkasalawahan, gumawa ko pa rin ang magandang para Ang mistero
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aaral sa pagkabalik mo yung pagkabuhay na ginagawa namin ngayon sa iyo. Ang ginagawa niya ng bibigay buhay ay pagkakaroon sa nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami pinarambal ito ngayon sa sarap ng para pagkakaroon sa iyo. Iisinasaan na namin kami magsasalo-salo sa kanawaran ng Holy Kristo. Ay mabuklod sa pagkakaroon sa pamamagitan ng Espiritu sa akin. Ama, ningamin mo ang isang pangalaman sa ating Francis ni Benaventura. Alam ka na ang Maria, alalahanan mo rin ang mga kapatid na nangahintay na may pag-asa sa iyo ng pagbubuhay na hindi na lahat ng mga kumahan. Hawaan sila at tumuhin sa iyo ng iwalagal. Hawaan ang kapatid na pinahan ng mga salo sa iyo buhay na walang oras. Na isa ng maang na pwede ng Maria ng Diyos. Na isa ng maang